Yes guys, kung first time ka, magandang umaga, no? Gabi o hapon o ano man sa inyong lugar, no? Luzon, Visayas, Mindanao o even sa ibang bansa, mga OFW, yung mga aking subscriber, United States, Canada, Norway o kung saan man kayo naroroon, no? Saudi, no? Magandang buhay po sa inyong lahat. So ikikwento ko lang po sa inyo ang nangyari last hearing noong nag-attend ako sa MTC ng dito sa amin last 28. So karami talaga na disappoint ako sa nangyari sa akin. So sa na-disappoint ako sa kahaba ng pag-aantay ko mula alauna hanggang alas 6 ng gabi. Kasi yung calendar pang ano ako, pang 24 yung case number ko. So grabe talaga ang pag-aantay. So around mga 2 o'clock pinapasok ako doon sa loob ng courtroom at nandoon lahat. So 1 to 24 ang nakakalista doon. So yun nga, nasaksihan natin or narinig natin ang ginawa ng judge sa apat na PDL ay nirelease kasama na yung nirereklamo ko, no. So ito ay ito ay maliliit lamang na kaso at mayroong isa doon na nakalabas na pero ikinulong uli. So yan, kikwento ko sa inyo ang aking naobserbahan o ang detalye, no, ng mga kwento. So itong nandoon ako para mag-attend ng hearing kasi hindi ako may kaso, ha. Ako yung representative ng aming company para sa mga kaso. Ngayon mayroong, siyempre naririnig natin yung mayroon silang online, hello, offline yung nandoon, tapos may online hearing. So yung mga PDL kung tawagin, apat yung the time ang nirelease o gagawa ng order for release immediately kasi itong apat na mga PDL na to, although wala to doong PDL, no, online hearing ay i-release kasi maliliit lang ang kaso or kaya overstaying na doon sa cell na kahit mapatunayan na nagkasala sila sa inaakos ang krimen sa kanila ay yung parusa ay na-consume na nila doon sa loob ng kulungan kahit hindi pa tapos yung kaso. So, alam naman natin ngayon, no, pandemic, so siguro sabihin na natin madalang yung hearing or skeletal force kaya umabot sa ganong katagal, overstaying, na kahit maliit lang yung charge ay nabuno nila yung ganong kahaba sa kulungan na walang sentensya. At kahit na, ang ibig ko sabihin, maliit lang yung kaso na kahit mapatunayan sa kanila ay yung pag-stay nila doon sa loob ng kulungan ay tapos na kahit mapatunayan pa sila na guilty sa nagawa nilang kasalanan. So sabihin na natin halo-halo ng kasalanan yun. Ang narinig ko, yung unahin nyo sa akin ay yung ikinaso ko doon sa responding ko ay ano, theft sa halagang 1,300 kasi shoplifting. So nakulong siya noong October 9. O ano na ngayon, March, 'di ba? October, November, December, January, February, March. O so 6 months na siyang nakakulong. Ika nga naman, logically speaking, kahit mag-guilty di siya, nga siya eh, nag-plea guilty na lang kasi nga kahit mag-not guilty siya, yung parusa noong amount na yun na kinuha niya ay over na doon sa tinatawag na staying niya doon sa loob ng kulungan. So PDL, person, diba? Ililabing ko lagay ang PDL, guy. Ito yung bagong tawag sa mga detainee, image. So ngayon generalized na PDL na ang tawag. Person deprived of liberty.
Yun ang PDL. So, apat yung nirelease kasama yung inaakusahan ko. Kaya, kasi yung inaakusahan ko, sabi ng judge, so, 1,300. So, ilang buwan na yun. Kailan pa nakulong yan? Chinek niya. Ah, October 9. So, okay. So, nag-plea guilty na lang yung akusado. Kasi overseas. Ayan. At, pag nag-plea guilty, immediately, magkagawa sila ng order for release. Doon sa facility ng kulungan. Ayan po. So, yan yung experience ko. Mahabang pila, uhaw, gutom. Kasi ikaw ba naman mag-antay ng 5 oras? So, hindi po ano yun. Hindi po, kumbaga sa ano, kakaibang experience na naman. Diba? Kaya sinasabi ko lagi sa inyo, bago gumawa ng action, magkonsulta muna sa mga katulad ko, sa inyong abogadong mapagkakatiwalaan, o sa inyong PAW, bago gumawa ng action. Okay? So, meron pa akong kakaibang experience doon na i-inquest pa lang the time. So, sige, idudugtong natin. Sige, pagsamantalahan na natin itong time na to, sana huwag kayong umalis. At kung nakaabot ka dito, congratulations. At sige nga pala guys, para sa ma-extend ang ating services para sa inyo, so, baka pwede mag... sa mga membership, may membership po dyan, mag-member kayo para maka-access kayo sa ating personal na information, maka-avail kayo ng ating legal services extended para sa inyo. So, 24/7 almost. Kung gusto niyo akong maging kaibigan at gusto niyo ng legal dispute, one-on-one or video call, normally sa umaga or late ng gabi. So, yun. I-go-offer po tayo nun para sa mga legal consultation dispute na hinaharap nyo. So, mag-member lamang po kayo sa ating channel at meron pong konting minimal na amount yan versus mo naman kung gagawa ka ng legal dispute na isang katutak na gastos dyan. Minimal lang po ang membership. I think sa ngayon, 129 pesos lamang. Makaka-avail ka na ng malilinawang ka na sa gusto mong mangyari sa gagawin mo ng action kung hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa. Okay, at least. So, at pinapaalala po natin, hindi po ako isang abogado. Ako po ay isang criminologist. So, pag sinabi pong criminologist, lisensyado po yan. With license, hindi po bugos. Kaya yung sasabihin natin, yung i-advise natin, yung maa-avail nyo sa halagang ganyan, ay sobra pa sa sulit. Ah, diba? Sobra pa sa sulit. At alam mo ang gagawin mo. Malaki ang matitipid nyo. Malaki ang magiging hawa sa mga anuman legal issue na haharapin nyo. At from time to time, nagla-live tayo. Okay? Ayan po, hindi ko na patatagalin. Maraming salamat kung kayo ang makaka-avail niyan. So, andoon po ang lahat ng information ko na gusto nyong malaman. Facebook, Messenger. Siyempre, pag may Facebook, so may access ka na sa Messenger. At cellphone number. Doon ko po inilagay. May video po akong ginawa doon para sa members only at maka-avail po kayo. Maraming salamat at muling nagsasabi, ito po ang inyong lingkod. Police ako. Ay, dagdag ko na lang ito kung gusto nyo pakinggan, no? Mayroong isang image doon na nakalaya na, pero may charge siya ng direct assault. That time, technically speaking, na-release siya ng police na walang bail. O, diba? Ngayon, andoon siya sa hearing para mag-attend ng hearing. No? Pre-trial, I think. Or arraignment man yung tawag noon. So, ngayon, nakita ng judge na, oh, bakit ka nakalabas? Hindi ka pa nag-post ng bail. O, di ba? That time, alas 5 na or alas 6 na yon. So, ngayon, oh, sige, mag-bail ka muna bago ka makalabas. So, kasi mali ng paraan na nakalabas ka. So, ngayon, ang suspect, since na wala ng bail kasi umaga, ano na yung gabi na, wala ng babayaran. I think, ang bail niya is, 18,000 pesos yung bail sa direct assault.
ngayon that time nag-request yung asawa ng reduced bail, ginawang 9K. So kaya nga hindi na binalikan. So ni-release ng police yung suspect that time. Ngayon nasilip ngayon ng judge, ni prosecutor ng judge. O bakit to nakalabas, kumpanyero? Dapat nakakulong yan. Ikinulong yung prosecutor doon, yung PAW, tumawag ng police para ibalik siya sa kulungan. At makakalabas lang uli siya kapag nakapost na ng bail. So matutulog muna siya ng isang gabi uli sa kulungan, at kinabukasan kung maaayos niya yung bail, I think yung ali ay mayroon ng pambayad. So ang kailangan niya na lang ay requirements, okay? Para makalabas na. So kung matapos niya yung isang araw requirements, ay makakalabas na yun. Tandaan po natin, ang logic ng bail ay, ang silbi ng bail ay temporaring kalayaan lamang ng isang PDL, person deprived of liberty. So maraming salamat po. Iyan po ang kwento ko ng apat na PDL ay nirelease. At maraming salamat na rin sa pagtangkilik sa ating channel. At inuulit ko po, kung gusto nyong ka-avail ng ating extended services para sa inyo, one-on-one video call or tawag, so mag-join po kayo sa aking channel, at nandiyan po ang detalye ng contact numbers ko. Maraming salamat. Thank you for watching. At muling nagsasabi, ako po ang inyong online criminologist. At hindi po lahat ng criminologist ay nagpupulis or nasa presinto. Yung isa po ay andito sa YouTube at your service. Thank you for watching. See you again my next video.